Sana all na lang talaga. Mapapasana all ka na lang, diba? Nakakatuwa naman yung love story nila. Kinexpect! Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ito pa rin nag-iisa ninyong Senyorita Eksenadora, Irene. So welcome po sa ating channel. So I'm going to react for today's video. A request coming from our subscribers. I hope na subscriber talaga siya sa atin. Okay, ang pangalan niya ay si Michael Bote. Yeah! Sobrang tagal na niya talaga itong nire-request at sa tingin ko mabot na yata ng isang buwan. Okay, so tingnan natin kung ano ba yung gusto niyang ipakita sa atin. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay about love life. Okay, so wag na natin patagalin to at atin ang tingnan kung ano bang meron dito sa love life nila. Kung makikiligin ba tayo dito or ano ba? Okay, so let's go. Okay, ang title nito ay Pinaglayo Kami Para Mabuuli. Ulit kami. Okay, ang title nito ay Pinaglayo Kami Para Mabuo Kami Ulit ng Pagmamahal ni Lord. Wow. Okay. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinaglayo kami para mabuo kami uli ng pagmamahal ni Lord. Comeback is real. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mike. And this is my secret vow. Well, paano ko nga ba sisimulan yung kwentong pati ako? Hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon. Nagsimula yung kwentong to sa school din namin. UE Manila ako. Siya naman UE Caloocan. Teka lang. Ako ready. Bakit? Bakit ito yung pina-request mo? Nang-iinggit ka ba? Sana all my love life. Okay, let's go. Parade naming athletes. Lahat. Busy manood. Lahat, ha? Except this one lady na ang bilis maglakad at parang nagmamadali. Siya lang yung babaeng hindi pinansin yung pep rally. After few days, nakakatawa. Kasi si Facebook, biglang may suggested friend. Nai-add ko raw. So siya na nga, yung babaeng yun, ang pangalan Shane. So, in-add ko naman agad. Na-accept naman ako agad. Then our conversations... Teka lang, medyo na iirita ako dun sa langaw. Daming milipad na langaw. Nakikisama eh, oh. Nakainis. Wait, sorry. Commercial break. Started with a simple hi. Langaw. Then may tawagan na. Siyempre, porma-porma. Then June, July, China August, oil. After 3 months, she decided to change her number. Tinanong ko pa siya kung pwede ko ba uli mahingi yung number niya. Pero ang sabi niya, sorry, hindi na pwede. Ouch. Busted ang kuya ninyo. So that was the last time na nagkausap kami. Although may Facebook, IG, and Twitter, eh, hindi naman kami nakakapag-usap dun. Though inisto ko pa rin siya. Then I got into a relationship for almost 5 years. Na akala ko, yun na. Pero mararanasan ko pala yung sinasabi nila na part ka lang ng journey niya pero hindi ikaw ang destiny niya. Aww. We parted ways and medyo hindi maganda yung end ng story na yun. Pero habang nasa relationship ako nun, nakakatawa lang kasi every time nakakain kami sa SMF ng mga kasamahan ko sa music team, which is madalang kasi sa ibang mall kami palagi kumakain. Okay, by the way, sige. Sige na nga, sabihin ko na. Si Michael Bote ay part ng music ministry. Kasama ko siya. And, so ano ba? Ito ba yung gusto mo? Para,
ano, para inggitin ako sa love life nyo. No, joke lang. Kasi Michael Bote ay kasama ako sa music ministry, sa church, sa cornerstone. So, maganda ring mapakinggan yung kanyang love story. And then malay mo, may makapulutan tayong aral dito, diba? And it lasts for, wow, ang haba niya. It's 20 minutes. Let's go. Every time nakakain kami sa SMF, kung saan kami kakain, nandun din si Shane palagi. Mga 4-5 beses nangyari yun. Nakakatawa, pero what a coincidence. Then eto na. Habang nasa journey ako ng healing process at naglalakad ako sa may retiro to play badminton, may narinig akong bumubusina sa akin pero hindi ko pinansin. Kasi nasa tamang lugar naman ako para maglakad. Then after 45 minutes, may nag-pop up na message sa messenger ko. Siya? Sabi pa niya, I saw you kanina naglalakad. Binubusinahan nga kita pero hindi mo napansin eh. Sobrang lalim yata ng iniisip mo. China oil. Ako na broken that time. Tumawa lang sa message niya. But after a month or two, I decided na mag-message na rin sa kanya. Nagsimula uli sa hi and hello. Kumustahan lang. Then I realized na hindi pala talaga nawawala yung love mo sa isang tao. Nandun pa rin, pero may darating lang na mas higit kaya makakalimutan mo na. Nakalimutan ko na yung feelings ko for her kasi may dumating na akala ko ayun na yung para sa akin. Pero eto na si Shane uli. Pinaalala niya yung feelings ko for her and yung heartache ng first busted kong naranasan sa kanya. Sana oil na lang talaga. Mapapasana oil ka na lang, diba? Nakakatuwa naman yung love story nila. Sana may mga ganon. Shout out to my ex. If you're there, gawin mo to. As a niece. By May 2018, nagpaparamdam na ako uli. Mga pahapyaw sa messages. Pero one day, sabi niya, may pinagpe-pray daw siyang churchmate. Ouch. Indirectly busted uli. Pero after a week, sabi niya, no yung answer ni Lord sa pinagpe-pray niya. So, parehas kaming broken-hearted na. But June 17, 2018 came, we decided na magkita na. 4 p.m. yung meeting time namin to have early dinner. Pero I suddenly heard a small still voice saying, she's the one. Sabi ko sa sarili ko, ako lang to. Coping mechanism ko lang to, kaya ganito. Hindi, si Lord yun eh. But at the back of my mind, Lord, pwedeng humingi ng sign. Pag may kaparehas na kulay yung gamit or damit niya sa kulay ng shirt ko na gray, ikaw talaga yung narinig ko, Lord. 4:30 p.m. Wala pa siya sa lugar ng meeting place namin. Sabi ko, hindi na siguro tutuloy ito. By 4:40 p.m. nag-text siya, sabi niya, park lang ako. Eto na, yung kaba ng dibdib ko, hindi ko maipaliwanag. By 4:45 p.m. dumating na siya. Nasa PCBS ako noon. And guess what? Pagdating niya, naka-black floral siya. So sabi ko na nga, abay, ako lang talaga yun eh. Then, sa isang place kami kumain. Habang umu-order, sabi ko ako na magbabayad. Sabi niya hindi na. Mag-share ako. Nilabas niya yung wallet niya. Boom! Color gray! Pero ang sabi ko sa sarili ko, chamba lang yun. Baliw, di ba? Humingi ako ng sign pero hindi ako naniwala. Then after namin mag-dinner, nag-coffee naman kami. This time, hindi na siya pumayag na hindi siya yung magbabayad. E di sabi ko, okay. Then, 9:45 p.m. na, we decided na umuwi na. Hinatid ko muna siya kung saan siya nakapark. And then pagdating namin, yung car niya, color graded. Sabi ko sa sarili ko, totoo ba, Lord? Samba lang yun. At umuwi na kami. July 7, 2018 naman yung next na pagkikita namin. In-invite ko siya na manood ng Ant-Man. Galing akong church noon. Naka-white long sleeves ako.
Tapos sumirit ako uli kay Lord, sabi ko, Lord, last na po. Pag may resemblance uli yung damit ko sa damit niya, ito na talaga. So, eto na. Pagdating niya, naka long sleeves din siya. Sabi ko, Lord, ikaw na talaga po ito. So, we watched the movie. Nice. Tapos sabi ko, uwi na tayo. Pero sabi niya, bibili daw siya ng gift niya para sa lolo niya. So, bumili siya ng long sleeves na white as gift para sa lolo niya. Then sabi niya, hatid mo naman ako sa bahay ng lolo ko. So, walking distance lang naman daw. Sabi ko, sure. Tapos pagdating namin sa bahay ng lolo niya, akala ko simple birthday celebration lang. Pero nandun pala yung halos buong clan ng pamilya nila. Parang family reunion. Extended family kasama pa. Tapos pagdating namin, yung smile ko nawala kasi sobrang shocked ako na pinakilala niya ako dun sa family niya that day. Tanong pa nila sa akin, kaano-ano ka ni Shane? Sabi ko, friend lang po. Friend, okay. So yung 12 noon to 2:30 p.m. na Well, ang masasabi ko doon, kapag it, sa akin ha, pag sa part ng girl, eh kapag ikaw ipinakilala doon sa mga pamilya ng iyong gusto, so meron na rin siyang kahit katiting papano na bigyan ka ng chance. Actually, malaking chance na yon kasi pinakilala ka, diba? So, ibig sabihin, magaan yung loob sa'yo ng babae. And, may chance ka doon. Good point yon, diba? Galing naman. And, ang lucky mo. Kasi, diba, makita mo yung ganong kalaking pamilya and then pinakilala ka na kaibigan. Kahit kaibigan na, iba na rin yon. Na movie watching namin, umabot na ako ng 6 p.m. sa kanila. Doon nung nakahanap na ako ng timing para umuwi, umuwi na ako. Grabe yung nervyos ko nung time na yun. Kasi habang lahat ng relatives niya pare-parehas ng tanong sa akin, siya, tawa lang ng tawa. The next week, sabi niya, samahan mo naman ako sa Tarlac. Car ko naman ang gagamitin natin. May business appointment daw siya. So ako, go lang. Pagdating doon, ibang set naman ng relatives niya sa mother side naman, yung nandoon. Naisahan na naman ako. So fast forward na ilang buwan, October, in-invite niya ako sa Bible study nila ng mga church leaders nila. Yung leader niya raw yung mag-share. Then mga 10 minutes before mag-start yung BS, kinausap ako ng leader niya. Sabi, Mike, pwede bang ikaw yung mag-share? By His grace, nakapag-share naman ako. Then while pa-uwi na, tiyahatid ko na siya. Habang nagmamaneho ako, nakatitig siya sa akin. Nakikita ko through my peripheral view. Ako, kunwari, chill lang. Pero gusto ko siyang tanungin kung bakit. Tapos nagsalita na siya. Sabi niya, alam mo ba na pinagpe-pray ko kay Lord na sana yung lalaking nakatadhana sa akin ay yung weakness ko, strength niya, and vice versa. Sabi ko, ba't mo nasabi yan? Sabi niya, kasi ako, hindi ko kaya mag-share like that sa harap ng maraming tao. But you just did. Ako naman, lalaki ako eh. Siyempre, chill lang kunwari. But deep inside me, Lord! This is it na po ba? Then for 7 months, getting to know each other kami as friends. Na-invite naman ako ng isang leader nila para mag-share ng word ni Lord sa mga hawak niyang students. Sabi niya, pag ikaw mag-share, ako magpapaawit. But before that, nagpaalam ako sa mga leaders na kung pwede na ba ako uli umakit ng ligaw. Pinagpe-pray ko to eh, ever since nung natanggap ko yung word ni Lord na she's the one. At pumahayag nga yung mga leaders ko sa church and si tatay. Eto na, December 13, 2018, after ko mag-share sa church nila, pumunta na kami sa bahay nila. Lumabas siya to buy soft drinks. Then I took that opportunity para magpaalam na rin sa parents niya at sa mga kapatid niya na kung pwede ko bang ligawan si Shane. Binigay naman nila yung blessing nila. Pagdating niya, pumunta ako sa car to get the flowers and
First of many handwritten love letter ko sa kanya. Tinanong ko na siya pagbalik ko uli sa bahay nila. Sabi ko, pwede ba kitang ligawan, Shane? Yung unang tanong niya ay, nagpaalam ka na ba kay Mama Papa? Sabi ko, opo, pati sa mga kapatid mo na rin. So yun, pumayag na siyang ligawan ko. I'm just so grateful and thankful for that moment kasi sabi ko, Lord, this time from you, through you, and for you alone tong sinisimulan naming relationship. Fast forward uli ng January 3, 2019. Hinaraan ako siya kahit galit siya sa akin. Kasalanan ko naman eh. Kinantahan ko siya ng out of my league and perfect. That went well and gave her flowers and another love letter. Maraming mga sumunod na mga bless moments tulad ng first time kong mahawakan yung mga kamay niya habang kami nananalangin. Then Feb 10, 2019 came sa hindi ko malamang dahilan. She gave me a letter and she turned me down again for the third time. Sobrang sakit kasi akala ko eto na talaga eh, pero mali pala ako. Heartbreak after heartbreak, diba? Got my heart crushed into powdered pieces. Not just hundreds and thousands of pieces, pero powdered pieces talaga. Na nag-focus na muna ako sa church, serving the king and doing things for his kingdom. Pero nagpapadala pa rin ako sa kanya ng mga love letters through her sister na kasama ko sa music team. Until to the point na sinabihan niya akong tigilan na siya kasi hindi na maganda sa pakiramdam. At respetuhin ko na raw yung desisyon niya. Kaya ayun, hindi pa rin ako tumigil. Sabi ko kay Lord, Lord, mamahalin ko siya hanggat sa kaya ko. Kahit malayo siya at wala na akong pag-asa. Wow. Then one Sunday during altar call, may isang challenging question sa akin si Lord na after a month pa ako nakapagbigay sa kanya ng sagot. Dahil ito yung tanong. Willing ka bang bitawan yung nararamdaman mo sa kanya at unahin yung mga pinapagawa ko sa'yo para sa akin? So after a month nang halos hindi ako patulugin ng tanong ngayon from the Lord, I said, sige po Lord, uunahin ko po yung kagustuhan mo bago yung puso ko. Grabe yung iyak ko nun kay Lord kasi, ay sabi ko, ikaw na po bahala, Lord ah. Then as days, weeks, and months go by, lalo ko pa rin siyang minamahal kahit alam kong hopeless case na yung story namin. Tapos nag-away pa kami uli by October 2019. Nasabi ko, Lord, inuuna naman po kita. Bakit nasaktan ako uli ng ganun? Wala naman na akong ginagawa for her. Kahit ano, Lord, wala naman na po ah. Pero mahal ko pa rin talaga siya. This time, nakablock na ako sa mga social media niya. Then January 2020 came. Ito yung pinakamasakit na part para sa akin. Akala ko may bago na siyang manliligaw. That time, sabi ko kay Lord, Lord, ayoko na rin po. Remove mo na po yung feelings ko for her. Her sister hugged me to comfort me after ko mag-worship lead sa church namin. Days went by, tinanggap kong wala na. Sabi ko mga kay Lord, Lord, kung hindi lang din po si Shane, gusto ko na lang pong maging single for a lifetime. Pero ang galing talaga ni Lord eh. March 2020, wow, during first lockdown, biglang nag-message sa akin. Guess who that person is? Si Shane. Sabi niya sorry for all the mean things she said to me. Marami raw pinarealize sa kanya si Lord sa mga nagdaang panahon. And sorry daw. Then, eto yung bomba. Yung last part ng message niya ay, should we try again? Nagpanik ako. Hindi ko muna binuksan yung message. Wow. I asked for godly and wise counsel sa mga leaders and friends ko. Took me 23 hours wow, para makasagot grabe. Dun sa tanong niya. Sabi ng mga leaders and friends ko, baka naman as friends. Huwag ka muna mag-assume. So yun na nga. Nagpalitan na kami uli ng conversation. Then June 13, 2020, nagkita kami uli ng personal. Short catching up. Dinner, then umuwi na ako agad kasi may pet ang curfew noon. Then June 21, 2020, lumabas kami uli. May pinuntahan. Nag-take out ng food sa isang restaurant. Sabi ko sa kanya, pwede pa ako magtanong? Sabi niya, sure. Tinanong ko na siya. Sabi ko, pwede ba ako ulit manligaw? Pasindak na sagot niya,
Handa ka ba sa sasagot ko? So yung default na nasa isip ko, ay, eto na naman. Busted na naman yata ako. Ready na ako. Pero last na to, promise. Sabi ko sa sarili ko yan. Then she handed me a letter. Sabi sa letter, hindi mo na ako kailangan ligawan dahil sinasagot na kita, Michael. And yes, we are official, my love. I love you. Ooh. Natawa ako. Wow! Eee, kakilig naman yon. Grabe naman. Kunwari. Pero grabe. Grabe yung iyak ko. Sabi ko, hatid na muna kita sa bahay nila, Lolo. Uwi muna ako. Hindi ako nakakain that time. At iniwan ko sa kanya yung food namin parehas. Umuwi ako na umiiyak at nakasalubong ko si Mama sa gate. Sabi niya, nak, bakit? Sabi ko, mas sinagot na po ako ni Shane. Sabi ni Mama, papitsa ka naman. Then, I went inside my room and I started to pray while crying. Puro lang pasasalamat yung nasambit ko kay Lord kasi yung time na parehas kaming magkalayo, eh yung time pala na parehas din kaming inaayos ni Lord para mabuo kami gamit ang pagmamahal ni Lord. Wow. Then last March, nagpropose ako sa kanya. And then June 21, anniversary namin, ikinasal na kami. Ang galing ni Lord gumawa ng kwento. Super. Yung kwentong akala ko at ng iba, hopeless case na, eh hindi pa pala. Yung akala ko setbacks, eh set up pala talaga ni Lord for a better testimony of His grace and goodness. Mahirap yung proseso pero isa akong buhay na patunay na pag-inalay mo lahat kay Lord, yung akala mong talo ka na, eh ipapanalo niya pala. Magtiwala ka lang. Akala ko sa mga K-drama lang pwede yung ganito. Pero pwede pala talaga, lalo na pag si Lord ang author ng story ninyo. Yes. Kaya huwag tayong mapagod magtiwala at maniwala sa mga plano ni Lord. Dahil hindi natin alam yung twists and turns ng kwento natin na siya ang may akda. Sa mga bata, huwag kayong magmadali ah. Sa mga babae, pakaingatan ninyo yung oo ninyo. Ipag-pray at ihingi kayo o hingi kayo ng godly counsel palagi. And by the way, ako pala yung first and last boyfriend ni Love. Para sa mga lalaki, ipag-pray nyo rin yung inyo bago kayo manligaw ha. Kung kailan ang tamang panahon at paano ang tamang kaparaanan. Hingi din ng godly counsel sa mga leaders and elders ninyo. Nagsimula ito ng 2013 and after 7 years, natupad lahat-lahat. I got the word ng June 2018, she got hers ng 2020, and now your husband and wife. This is my story of blessing and breakthrough that Jesus orchestrated from the very beginning. All the glory and adoration belongs to Jesus alone. Muli, ako si Mike, and this is my secret vow. Wow! Wow! Grabe naman yun! Grabe naman yung story na yun, Mike! Hindi ko in-expect! Grabe, nakaka-touch, nakaka-bless. Super. Ang dami mong matututunan dito. Talagang kapag pinalalangin mo talaga sa Panginoon yung gusto mo. Sabi nga, yung desire ng heart mo igagrant yun ni Lord according to His will. Diba? Diba, while you are waiting, diba, maging ano ka, magpupuri ka sa Panginoon and then magsaya ka while you are waiting for the prayers that you are praying for. Diba? Ang ganda, super ganda. I can't say any words. I'm getting speechless kasi ang ganda ng story, ang ganda ng love story. And habang nakikinig ako doon, Mike, grabe, ang daming bigla tuloy nag-reminisce yung mga past, whatever nangyari. No, parang mapapasana all ka na lang na sana yung guy na, sana yung guy o yung person na meron din sanang taong nananalangin talaga sa iyo nang matagal eh, no. And for sure naman talaga meron talagang ganung mga tao na sa mga subscribers at mga nanonood pa sa vlog, no. Huwag ka maging hopeless, no. Kasi
meron talagang taong mananalangin sa'yo at meron talagang ibibigay sa'yo ang Panginoon na right person. Kung hindi man siya right, I think na talagang kayo yung magki-click talaga in the end. Diba? And yung pinakamagandang natutunan ko dun sa love story ni Mike, yung patience, patiently waiting talaga. At ang hirap, rare kasi yun eh, diba? Very rare yun na makakatagpo ka ng isang tao na hanggang dulo, binasted ka na, I think thrice siya binasted, pero patuloy pa rin siya nanalangin kay Lord, nanghingi siya ng sign kung talaga bang enough na ba o hindi. Pero, wow, super, ang galing. So, yun na nga. So, thank you so much, Mike, for sharing your love story. Akala ko kung ano lang, pero super ganda naman pala niya. Although it's 20 minutes, I guess, 19 and 39 seconds. Worth it. And marami ka matututunan. So, thank you for sharing this. And God bless everyone.